Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Welcome back to this channel. And for today's video, ayan. So ipagpapatuloy lang natin yung ating Honmen mock-up exam. So sa mga bago pa lang dito sa ating channel, ayan, gagawin nyo lang, sasagutan nyo lang kung true or false. So wait lang at dahil live to. Ayan, so ano pinihintay natin? Simulan na natin mag-review dun sa mga magte-take ng Karemen or Honmen exam. Eto, mag-practice tayo. Okay, so ayan, simulan na natin. Huwag na natin patagalin dahil mamaya susunduin ko pa si Jin-sensei. Question number 53 na tayo. So yung mga previous questions nasa description box ng video na to, yung mga previous questions. Ayan. Question number 53, if a person with physical disabilities is passing by in a wheelchair, either come to a temporary stop or proceed at a slow speed to not obstruct their passage. Kung may dumadaan daw na sa ano, pedestrian or sa crossing na isang PWD, either tumigil ka, mag-stop ka, i-stop mo yung pagmamaneho, yung car, or mag-slow. Yung slow down mo yung speed ng yung sasakyan para hindi ka daw maka-obstruct ng mga dumadaan. So is it true or false? So sasagutan nyo lang kung true or false. Ganun din naman siya sa tunay na exam sa mga kumuha ng Karemen and ayan, sa mga kukuha ng Honmen, true or false. So is it true or false? For me, I think this is true. Sige, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Ayan, true ang sagot. So dun sa mga gustong magsagot nito, yung actual na mga mock-up exam, puntahan nyo lang tong jn8.jp. Okay? So next question, at intersections with flashing light yellow lights, be sure to come to a complete stop and confirm safety before proceeding. So kung meron daw kayong nadaanan na intersection na may nagpa-flash na yellow lights, so ano ang ibig sabihin nun? Kailangan daw nun, kapag nakita nyo yung yellow lights, eh mag-complete stop daw kayo and confirm safety. Is it true or false? I think the answer here is false. Hindi nyo kailangan huminto kung mayroon kayong madaan ng intersection na nagpa-flash ng yellow lights yung signal. Ang ibig lang sabihin nun, kailangan nyo mag-precaution. Okay? So tingin lang sa mga kapaligiran bago mag-proceed. Okay? Or habang nagpo-proceed, hindi nyo kailangan tumigil. So the answer here, I think is true in 3, 2, 1. Ay mali. False pala yung una ko sinagot kanina. Nagmamadali kasi, no? Ayan, kasi kapag true ang sinagot mo, yan ang sasabihin niya. A flashing yellow signal means you can proceed if you pay attention to other traffic. There is no obligation to come to a complete stop. O, yun, di ba? So let's proceed to the next question. Para makadami tayo ng question. Question number 55. In automobiles equipped with a front passenger airbag, if you must use a child seat in the front passenger seat, please position seat as far back as possible and secure it facing forward. So dun daw sa mga may sasakyan na merong front passenger airbag, if you must use a child seat in the front seat katabi mo nung katabi nung nagmamaneho, kailangan daw i-position yung child seat as far as back as possible. Medyo usog nyo ng usog nyo as far as possible, as far. Para daw, and secure it facing forward. So, kailangan nakaharap din siya dun sa windshield. So, I think this is true. Okay, so let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Ayan, dun sa mga, dahil live naman to, ayan, try nyo rin magsagot dito sa comment section. At babasahin natin kung true or false ang sagot ninyo. So, next question. Okay, question number 56. Even if the car in front is attempting to overtake another vehicle, it is permissible to pass the overtaking car as long as you ensure safety. I think parang nasagutan ko na itong mga questions na to, no? So, wait lang guys. At hindi ko lang alam, parang umuulit yung questions, no? Wait lang. Sa review naman to. Ayan. So, okay. Question number 56. Even if the car in front is attempting to overtake another vehicle, it is permissible to pass the overtaking car as long as you ensure safety. So, ang mangyayari dito is double overtaking, which is bawal yun, ano? So, ang
tingin kong sagot dito ay false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, false. Kasi it is prohibited because it would result in double overtaking. Okay, next question tayo. So parang nasagutan ko na kasi yung mga ibang mga questions na to. Ito, number 57. The traffic control officer was giving a hand signal different from the traffic light signal. But despite the traffic control officer's hand signal, you proceeded in accordance with the traffic light signal. So parang nagre-review na lang tayo, no? Kasi nasagutan ko na to eh. So I think the answer here is you proceed in accordance with the traffic. Ah, this is false. False ang sagot dito kasi dapat ang masusunod dito ay yung hand signal nung control officer, hindi yung nasa traffic signal. Okay? So the answer here is false. In 3, 2, 1, false. Kasi you should follow the hand signals of the traffic control officer. Ayan, binibilisan ko lang guys kasi yung iba dito parang nasagutan ko na to eh. So nagre-review na lang tayo. Oh, ayan, tulad yan. Nasagutan ko na to eh. But umuulit. So ang sagot dito, Kikensei yung ibig sabihin bawal dumaan yung may mga sasakyan na mayroong carrier ng hazardous materials such as explosives or not allowed to travel on roads with this sign. So ang tamang sagot dyan ay true. So this is true in 3, 2, 1, true. Ayan. So next question. Ayan, minamadali natin dahil para makarami tayo ng question. Question number 59. During the night, at poorly visible intersections, it is better to flash the headlights to indicate the approach of a car. So kapag ka medyo poorly visible intersection daw, it is better to flash the headlights. Flash, blink-blink kayo ng mga ng inyong headlights to indicate the approach of a car. I think walang masama dito no, kung gagawin ninyo yan. So I think this is true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Okay, true ang sagot dyan. Next question. Yan, pasensya na kung nagmamadali ako. And for this road sign, warning sign, ang ibig lang sabihin niyan ay slippery road. Okay, hindi yan hangin. So number 60, this sign indicates that the road is slippery. Okay, slippery yan, huwag niyong kalimutan. So the answer here is true. In 3, 2, 1, true. Okay, true. Okay, next question. So number 61, if a safe distance cannot be maintained between the car and pedestrians, you must proceed with caution. Kung hindi mo daw ma-maintain yung safe distance between the car at yung mga tao, kailangan mag-proceed ka with caution. So lalo na pagka busy yung daan, ang daming taong dumadaan sa mga paligid, kailangan talagang dahan-dahan lang pagmamaneho. Proceed with caution. Okay? So the answer here is true. I think this is true in 3, 2, 1. True. Okay, next question. Ayan. Question number 62. Private regular passenger cars need to undergo regular inspections every year. Parang nagre-review na lang tayo, no? Sinagutan ko na to eh. So ang sagot dito ay yes, this is true. In 3, 2, 1, true. Okay, next question. Ayan na, pasensya na ha. Kasi gusto ko nang mapunta dun sa mga questions na hindi ko pa nasagutan. Question number 63. Do not change lanes if it forces the car behind you to brake suddenly. Ayan. Do not change lanes if it forces the car behind you to brake suddenly. So, kailangan na, delikado yun guys, na bigla na lang kayong mag-brake. Kasi syempre, di ba, kumbaga, bigla na lang mag-change ng lane, so hindi aware yung nasa likurang sasakyan ninyo kung ano yung inyong ginagawang pagmamaneho. Kaya yan, I think the answer here is true. So basta pag tungkol sa danger or sa safety ng kapaligiran at ng mga tao, siya especially, kailangan yun ang priority. So the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, next question. Question number 64. It is okay to honk your horn if it is necessary to avoid danger. So, okay lang daw na gamitin mo yung honk, yung busina, lalo na dito sa Japan. Pero dito kasi talagang hindi sila masyadong gumagamit niyan. Yung mga gumagamit lang yan, yung talagang may kinalaman lang sa, ayan, danger. So, this is true. Okay? In 3, 2, 1, ayan, true. Okay, next question. Question number 65.
A safe speed means staying within the limits of the maximum speed regardless of traffic conditions or weather. So pag sinabi mo safe speed, kailangan mag-maintain ka within the limits of the maximum speed. Ano ba yung maximum speed sa regular na daanan? Is 60 kilometers per hour. So regardless of traffic conditions or weather daw, kailangan nasa safe speed ka. So I think the answer here, dahil nasagutan ko na to, ay false. Kasi mayroong word dito na regardless. So magdedepende yan sa weather condition. Okay, so the answer here is false. In 3, 2, 1, ayan, false. Kasi if the weather worsens, reduce your speed while driving. Okay, next question. Question number 66. Ito, tsukoshi. Okay, tsukoshi. On the road with the sign, cars are not allowed to pass, but bicycles are permitted to pass. So kapag may ganyang sign, lahat ay hindi pwedeng dumaan. Okay, hindi lang, kumbaga hindi may exception na pag bisikleta pwedeng dumaan. Pag may ganyan, bawal dumaan. Okay, so the answer here is, but bicycles are permitted. This is false, okay? The answer here is false in 3, 2, 1. Okay, false. Kasi neither pedestrians nor vehicles are allowed to pass. Okay, next question. Question number 67. During the night, when parking or stopping on the road, if your vehicle is visible from the distance of 50 meters due to road lighting or other sources, or if you have placed stop indicator equipment, you are not required to use emergency flashing lights. So kung within 50 meters daw, kung ikaw ay nakapark or nakastop sa isang daanan, sa gilid ng daanan, 50 meters daw ay medyo visible ka pa. Dahil sa iyong lighting or other sources, hindi mo na daw kailangan maglagay ng stop indicator equipment or gumamit ng you are not required. Okay? Sabi niya dito, if you have placed stop indicator equipment, you are not required to use emergency flashing lights. Okay? So I think the answer here is true. Okay? Hindi mo na kailangan gumamit ng emergency flashing lights kung naglagay ka naman ng stop indicator equipment at visible ka pa within 50 meters. Okay? Dahil sa mga road lighting, yung mga poste may ilaw, nakikita ka pa. So this is true. In 3, 2, 1, ayan, true. Okay, next question. Okay. Question number 68. When passing through a curve at the same speed, if the curve has a smaller radius, the centrifugal force becomes stronger. So alam naman natin na kapag ang centrifugal force, nag-effect yan kapag ang radius or yung curve ay paliit ng paliit, mas malakas yung centrifugal force, yung force para mawala ka dun sa linya ng curve. Okay, hindi ka, kumbaga sa sobrang bilis ng patakbo mo dun sa curve, ay talagang tatalsik ka. So this is true. Okay, at the same speed, if the curve has a smaller radius, the centrifugal force becomes stronger. So this is true. In 3, 2, 1, true. Okay, next question. Question number 69, in the event of the traffic accident, perform first aid measures such as stopping the bleeding while waiting for an ambulance to arrive. Okay, so kapag kami na-aksidente daw, mag-perform daw ng first aid such as stopping the bleeding while waiting for an ambulance to arrive. So I think this is true. In 3, 2, 1, ayan, true. Okay, next question. Question number 70. Changing lanes without proper reason can inconvenience following vehicles, so you should not change lanes unnecessarily. Changing lanes without proper reason can inconvenience following vehicles, so you should not change lanes unnecessarily. So I think the answer here is true. Para hindi ka magbigay ng problema or mamentok sa yan yung mga nandun sa daanan, di ba? Huwag ka basta-basta mag-change ng lane ng walang reason. So the answer here is true in 3, 2, 1. True, ayan. True ang sagot dyan. Okay, next question. Question number 71. When exiting from the main lane of a highway, make sure to slow down sufficiently before entering the deceleration lane. So when exiting from the main lane of a highway, so ito kapag mga nasa expressway, mayroong deceleration lane, make sure to slow down sufficiently. Ayan, pasensya na at may tumatawag.
Make sure... oops, I'm sorry. Wait. Ayan. Sensya na. Dahil live to. When exiting from the main lane, I think, and the answer here, slow down sufficiently before entering the deceleration lane. Dapat sa deceleration lane ka mag-slow down. Hindi ka mag-slow down bago makarating sa deceleration. Dapat mag-slow down ka sa deceleration. Kasi yun nga yun, di ba? Deceleration, yung pabagal ng pabagal. Okay? So, the answer here is false. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, false. Kasi, in the deceleration lane, you should sufficiently reduce your speed. Okay, palabas ka ng expressway. Kaya dapat medyo mag-aano ka na, slow down. Okay, next question. So, meron pa tayong mga, wait lang guys, meron pa tayong siguro mga, yan, 8 minutes pa. Okay, next question. You must not cross or make a turn if there is a risk of obstructing normal passage by pedestrians or other vehicles. So, parang dating dito, you must not cross, hindi ka daw dapat tumawid, or make a turn if there is a risk of obstructing normal passage by pedestrians or other vehicles. So, bago ka lumiko, tumawid sa intersection, kung ikaw naman ay makikita mo makaka-obstruct ka ng mga dumadaang mga pedestrian or other vehicles, huwag ka daw magko-cross. I think this is true, no? So I think dumating na tayo sa mga questions na hindi ko pa nasasagutan. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. And sabi ni Supremo, sir, request po questions naman po kapag Gaimen Kirikae ang gagawin. Ayan. So bangan natin yan guys kasi meron akong mga kakilala na gagaimen Kirikae. So yung Gaimen Kirikae, yun yung meron kang lisensya sa Philippines tapos magpapa-convert ka ng lisensya dito to a Japanese driver's license. Ayan, bangan nyo yan guys. Okay, next question. Thank you so much, Supremo. Ayan. Next question, number 73. When changing lanes to D, right while proceeding in the same direction, you do not need to signal if there are no following vehicles. When changing lanes to the right, when or while proceeding in the same direction. Okay? Mag-change ka daw ng lanes to the right while proceeding in the same direction. Oh, same proceeding in the same direction. You do not need to signal if there are no following vehicles. Ano sa tingin nyo? Ito na, dumating na tayo sa mga questions na hindi ko pa nasasagutan. Biglang humingi ng tulong sa inyo. You know? So, try nyo sagutan guys. Ano sa tingin nyo? Is this true or false? You do not need to signal if there are no following vehicles. Dapat, tingin ko, practice pa din. I-practice nyo pa rin na mag-signal kahit wala namang, wala kayong kasalubong. Hindi nyo masasabi, guys. Lalo na sa gabi, delikado, kailangan lagi kayo mag-signal. Okay? So, ang answer dito, I think this is false. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ayan, even if there are no following vehicles, be sure to signal. Okay? So, next question. Question number 74. During a major earthquake, evacuating by car can cause significant chaos, block roads, and pose a risk of car fires. Therefore, you should not evacuate by car. Hindi ka daw dapat mag-evacuate by car, di ka gumamit ng car kung ikaw daw ay nasa situation na medyo mayroong major earthquake. Kasi pwede ito mag-cause ng chaos, block roads, and pose a risk of car fires. So ano sa tingin nyo? Is this true or false? Major earthquake. Tingin ko, this is true. Mas delikadong gumamit ng kotse kung may major earthquake. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. O, diba? True. So, nanghula lang ako. Next question. Ayan. Oops. Kanina pa lumalabas yung ano na yun. Okay, question number 75. If you drive a car without carrying your driver's license, it is considered a violation of not having the license. Ayan. In possession. So,
Thank you so much again, Supremo. Sabi niya, thank you po, abangan ko po, aabot by December kasi ako magkikirke. Oh, lapit na pala, no? Sige, we will research and we will talk to our friends na magpapakirikae. Ayan. Tingin ko mas madaling gawin yun na magkirikae at mas mura. Okay, mas mura. Mas madali kasi mas mabilis, pero yung examination, I think, yun. Yun yung ating, abangan. Okay, next question. If you drive a car without carrying your driver's license, obvious naman to, no? It is considered a violation of not having the license in possession. So, nagda-drive ka, wala kang dalang lisensya. So, may violation ka nun, diba? Nagda-drive ka ng without possessing the license. Tingin ko this is true. Parang Carmen question to, no? So, yung mga conmen, may halong Carmen pa din yan. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Ayan, true ang sagot dyan. Okay, next question. At malapit ko nang sunduin si Jin Sensei. Ayan. So, question number 76. During routine inspections, it is necessary to check factors such as the engine's starting condition and the absence of unusual noises. Okay, during routine inspection, so yung kotse ini-inspect, it is necessary to check factors such as the engine's starting condition and the absence of unusual noises. So pagka maingay, parang yung dati kong sasakyan, bigla na lang huminto. Diyos ko, nakakatakot guys. Kwento na lang natin sa ibang topic. Pero ayun, pagka mayroon kayong mga nakitang unusual sa galaw ng inyong makina ng sasakyan, dapat yan ang mga isa dapat sa mga titignan. Yung starting condition niya at yung mga ingay, okay, yung ingay ng sasakyan. So I think this is true. In 3, 2, 1, ayan, true ang sagot dyan. Okay, nag-stop tayo sa question number 76. Tatandaan ko yan para next time at hindi umulit yung mga questions natin. Pero yun nga yung natin purpose dito, di ba? Para maka-review tayo ng mga questions at pag inulit-ulit natin yan, umulit ako, di ba? Maaalala natin yung mga sagot sa questions. Okay? Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload na mga ganitong videos may tumatawag ata. And sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na nga uli kayo. Hit the notification bell at huwag niyong kalimutan i-check yung aming playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching and I'm sorry, nagmamadali tayo. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Okay, bye!